Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, mga Jason and Kimber. Your praise today.
Thank you.
Thank you.
inyo at nagpapasalamat kami, Lord. Talagang alam namin, narinig nyo ang mga panalangin ko. Sabi nga sa Psalm 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ganda po, no? And I will dwell in the house of the Lord forever. Napakaganda niya. Sabi nga, let's begin our day with Him. Let's celebrate God's love and goodness with those who share our excitement. Naniyakap ko kayong lahat, tumayo ulit at purihin natin ang Panginoon. Awitin ang kanta na ito, Goodness of God. The moment that I wake up until I lay my
Gusto namin lumapit sa inyo. Gusto namin maging faithful sa inyo. Lord, gabayin niyo po ang mesong magagawa. Ihanda niyo kami sa pakikinig ng inyong salita na talaga magbigyan natin ang klaro at buong puso at ang pagpinig. Thank you, Lord, sa umaga na ito. Thank you sa mga awit na ito. Magandang awit na ito dahil pinupuri ka namin. Lahat po ito, Lord, pinataas po sa may pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang mga tayo at sa ngayon sa tawagin ko po ang ating mensahero. Nasa Colossians 4, 5 and 6 ang ating pag-aaralan po. Tawagin ko si Mundo. Magandang umaga sa lahat. Sa awit, yung isang linya, sabi, "And all my life, my God is faithful." Alam ko na ang bawat isa dito may kanya-kanyang pasanin, may kanya-kanyang alalahanin. Pero maganda na ipaalala natin sa sarili natin na God is good. Sa aklat ng Psalms, ang daming salmo na nagpapahayag ng pighati ng mga nagsulat ng salmo. Pero sa bandang huli, sasabihin niya, magpo-focus siya sa Diyos. Ang sasabihin niya, "Pero dahil sa iyo, ako ay magpupuri." May kanya-kanya tayong malalahanin, pero may dahilan para magpasalamat at sumamba sa Diyos, dahil ang Diyos na sinasamba natin ay hindi nagbabago. Ang Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan, maasahan, mapagmahal. At huwag nating kalilimutan ang mga bagay na yon. Ang bawat isa sa atin, sana ay talagang kilala na si Jesus. At nakilala natin si Jesus dahil sa katsagaan ng Diyos sa atin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Bahagi ng mga tiningnan natin ng mga nakaraang 5 linggo ay tungkol sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Ang pag-ibig na nadama natin, ang sabi ng Panginoong Yesus, tayo mismo ay pasayon sa iba. Itutuloy natin ang topic na yon. Nakipagpalit si Rico sa akin, no? Kaya ito ay bahagi pa rin ng series ng tungkol sa missions. Pero naniniwala ako na ang ito man ay paulit-ulit na marinig natin, ito ay may kapakinabangan. Ang mga bagay na binabasa natin sa Biblia, para bang kung maski na ito ay paulit-ulit, ang lahat ng yon ay may kapakinabangan. Sa araw na to, ang titingnan natin ay nagmumula, no, sa aklat ng Colossians. At ang aklat ng Colossians ay isinulat ni Apostol Pablo. No, at ang pinakatinutukoy niya sa pagsulat ng sulat. Yung sulat na yon para sa Colossians ay upang ma-address yung mga maling turo na nagpe-permeate, nakapasok doon sa iglesia ng Colossians. Yun yung isang pakay niya. Kung kaya, ang Colossians, no, sa unang 2 chapters nito, ay nagbibigay diin tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus. Pinapakilalang muli, no, sa mga tiga Colossians kung sino si Jesus. At yun ay para sa atin din. Para hindi natin makalimutan
na si Jesus na sinasamba natin ay Diyos, nagkatawang tao, pero siya ay Diyos. Ibinigay niya ang sarili niya sa krus para sa kaligtasan natin. At hindi natin kailangan ng mabubuting gawa upang maligtas, di ba? Ang lahat ng iyon ay nakapaloob doon sa chapters 1 and 2 sa sulat ni Apostol Pablo sa Colossians. Nakapaloob din doon kung ano ang ginawa ni Jesus, no? Upang muling makaharap tayo sa Diyos Ama. Dahil nga, ang sabi mismo ni Jesus ay siya lang yung daan papunta sa Diyos Ama. Sa chapters 3 and 4, may apat lamang na chapters ang aklat ng Colossians, no? Sa chapters 3 and 4, ay binigyan din naman ni Apostol Pablo kung paano dapat nang mamuhay ang mga nakay Kristo na. No? Ang mga taong nabigyan na ng kasiguruhan kung saan sila patutungo sa kabilang buhay. Binibigyan din doon, ganito na kayo dapat mamuhay. At bahagi ng pamumuhay na yon na siyang titingnan natin ngayon mula sa Colossians 3, ay yung bagong pamumuhay na kasama, bahagi ng buhay, yung pagbabahagi ng magandang balita. At tutukuyin natin mismo sa Colossians 4 verses 3 to 6. At mula sa verses na ito, titingnan natin ano ba yung mga kailangan natin upang, hindi upang, kundi kailangan natin sa pagbabahagi, no, ng magandang balita. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa bawat isa na naririto. Salamat sa paggising mo sa amin kaninang umaga at pagpahintulot na kami makatayo at makaakyat sa hagdan, makupo sa aming mga upuan at magkaroon ng pandinig upang marinig ang iyong ang mga awit para sa iyo, magkaroon ng boses upang makaawit at ng tenga ngayon, Panginoon, upang makapakinig sa iyong salita. Inaalala din namin, Panginoon, ang mga kabataan na meron ding parallel na worship service ngayong umaga. Samahan nyo sila, Panginoon, sa kanilang pananambahan at makita nila ang kapangyarihan mo, ang kabanalan mo, Panginoon. At ganun din kami ngayong umaga. Pag-ingatan nyo po ang mga bata sa kanilang pagbiyahe mamayang hapon, pabalik dito. At sa amin sa ngayon, Panginoon, samahan mo kami na makita ang guidelines mo para sa amin. Ano ang mga kailangan nga namin sa aming pagbabahagi. Salamat po, Panginoon. Colossians 4, basahin muna natin. Ang sabi po sa verse 3, no, ito si Apostol Pablo ang nagsusulat. At ang sabi niya, idalangin niyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. So sa sulat na ito, malalaman natin anong sinulat pala ni Apostol Pablo ito. Siya pala ay nakabilanggo. At ang kanyang pagkabilanggo ay dahil sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ganun pa man, ang sulat niya pa din, dalahan niyo ako, no, tungkol sa na makapagbahagi pa din. Verse 4, ipinalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. So ano nga ba ang mga nakapaloob doon sa 4 verses na yan na magsasabi sa atin, ito ang nararapat ninyong gawin sa inyong pagbabahagi ng magandang balita. May tatlo na punto akong nakita, maaaring may makita kayong mas marami pa. Pero sana ang tatlong ito na napagbulay-bulayan ko ay makatulong sa bawat isa sa atin sa pagsunod, no, sa utos sa atin ng Panginoon. Una, kailangan natin ng panalangin. I think na i-point out ito ng paulit-ulit noong mga nakaraang linggo, pero
uulitin natin dahil kailangan natin ng panalangin kung tayo ay magbabahagi, panalangin habang nagbabahagi, panalangin pagkatapos nating magbahagi. Ikalawa, kailangan natin ng buhay na nagpapakilala kay Jesus at buhay na nagpapakilala kay Jesus sa bawat pagkakataon. Hindi lang kung tayo ay nagsasalita, kundi maski hindi tayo nagsasalita sa ating pagkilos, sa ating mismong pamumuhay, pinapakilala natin si Jesus sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. At ang ikatlo, kailangan nating maging kaaya-aya at maging kapakipakinabang ang ating pananalita sa hindi pa mananampalataya upang maingganyo natin silang pakinggan ang mensaheng ating dala. Verse 3, ang sabi ni Apostol Pablo, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. So basically, no, pinopoint out niya yung kahalagahan ng pananalangin. Kailangan natin ng panalangin. No? At pwedeng itanong paanong panalangin. Yung verse 2 nung binasa natin, yung naunang verse, ang sabi niya, bilin niya sa mga tiga Colossians sa pananalangin, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Sinasabi dito na ang buhay natin ay mapuno ng pananalangin. At mahalaga dito yung ito, nagpapasalamat sa Diyos. May mga pagkakataon na mahirap magpasalamat. Pero siya din, si Apostol Pablo din, yung ang nagsabi, be joyful always. Kung ano man ang sitwasyon, dahil may Diyos na maaasahan tayo, sana yun yung magbigay ng kaaliwan, no, sa atin. Bakit kailangan nating manalangin? Ang pananalangin ay pagkilala na ang Diyos ang nagbubukas ng pinto. Yung nagbibigay ng opportunities sa atin upang tayo ay makapagbahagi. At magandang isipin natin lagi. Kung minsan ang panalangin natin ay ganito, Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbahagi. Yung pala, andun na yung pagkakataon, pero hindi natin nag-grasp, ano, na nandun na yung pagkakataon. Pero ang pananalangin sa Diyos patungkol sa pagbabahagi ay pagkilala na siya ang gumagalaw, na siya yung nagbubukas ng mga pinto para sa atin. Sa English Standard Version, verse 3 ay ganito yung pagkakasabi. That God will open up to us a door for the Word so that we may speak forth the mystery of Christ. No? Diyan mismo translated literally, pwede nating sabihin ng Diyos ang nagbubukas ng pinto, no, para sa atin. Sa Good News Bible, so that God will give us opportunity, no, ang sabi, to preach His message about the secret of Christ. Marahil ay alam ninyo yung kwento sa Acts 8, si Philip at yung Ethiopian eunuch. Kung nasa ang lugar si Philip, bigla siyang na-transport. No, parang beat me up, Scotty. Bigla siyang napunta sa lugar, sa kalye, na kung saan doon nagbiyabiyahe itong Ethiopian na eunuch. At sa pagkakataon na yon ay binabasa niya ang aklat ng Isaiah. At hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin at kung sino ang tinutukoy nung verses na kanyang binabasa. Sino ang nagdala kay Philip doon sa kalye na yon? Ang Panginoong Diyos. At ang eunuch ay hindi nagbibiyahe na mag-isa lang. Meron siya laging party. O meron laging mga bantay. At mataas ang kanyang posisyon sa Ethiopia. So malamang merong mga security guard dito.
Pero sa kwento, ang sabi, siya ay nakalapit sa karwahe. Narinig ni Philip na nagbabasa ang eunuch at ang kanyang binabasa ay yung aklat ng Isaiah. Paano siya nakalapit kung merong mga bodyguard? O, ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan upang siya ay makalapit. At kanyang tinanong ang eunuch, nais mo bang malaman? No, nais mo ba ng paliwanag no, tungkol dyan sa binabasa mo? At umoo ang eunuch. At ang sinabi ni Philip sa kanya, ang tinutukoy ng Isaiah na binabasa mo ay si Jesus. At tinanggap ng eunuch si Jesus sa buhay niya. At siya ay nagpabaptize kaagad. No, tumigil sila at ang sabi, yan ang tubig, baptismuhan mo ako. Sino ang nagayos ng lahat? Ang nagayos ng lahat ay ang Panginoon. Sino ang naghanda sa eunuch? Binabasa niya yung Isaiah. Nagkaroon siya ng may curiosity siya na hindi niya alam kung sino yung tinutukoy noon. Sino ang gumagalaw doon sa eunuch sa pagkakataon na yon? Ang Diyos. Sa ating pananalangin, kinikilala natin na ang Diyos ang nagbubukas ng pinto sa ating pagbabahagi. Pero hindi lang yon, ang Diyos din ang naghahanda sa puso ng ating babahaginan. Bahagi ng prayer request ni Apostol Pablo sa Colossians ay yung bigyan siya ng pagkakataon na maipangaral ang salita ng Diyos, no? Maipahayag niya yung hiwaga ni Kristo. Well, malinaw po doon sa prayer request ni Apostol Pablo na ang pakay ng pagbabahagi ay maibahagi si Kristo gamit ang salita ng Diyos. No? Mahalaga na ipaalala natin sa ating sarili, sa ating pagbabahagi, hindi opinion natin, hindi opinion ng iba, yung ikikwento natin tungkol kay Kristo doon sa ating babahaginan. Pero may room para sa ating sariling karanasan. Yun yung testimony natin. Dahil ang bagay na yun ang totoo sa atin, yun ang ating naranasan. O kung sino si Jesus para sa atin. Pero kung sino si Jesus sa pangkabuuan, nasa Biblia, no? At doon natin makukuha. Ang ating ibabahagi ay yung salita ng Diyos na nagpapatotoo kung sino si Jesus. At naibigay naman na ng Diyos ang kanyang salita sa atin. Meron tayong Biblia. At basahin natin ito. Pakinggan natin yung sinasabi ng Biblia sa atin tungkol kay Jesus. Pagbulay-bulayan natin ito at unawain natin ang salita ng Diyos. Bahagi, mga kapatid, ng testimony ko sa aking pagtanggap kay Jesus sa yung challenge sa akin ng isang pastor. Ang sabi niya, Brad, may Biblia ka ba? Brad, may Biblia ka ba? At ang bakit niya nasabi yon ay dahil ang dami kong tanong tungkol sa aking pananampalataya. Tanong ko doon sa pastor, bakit ako kailangang mangumpisal sa pare? Bakit ako kailangang magdasal sa mga Diyos-Diyosan? Noong nasa kolehiyo ako, ang mga tanong na yon ay naitanong ko sa isang pare. Ang sabi lang ng pare sa akin ay, I pity you boy, you are in the dark. Naaawa ako sa iyo kasi nasa dilim ka. Hindi niya sinagot ang aking mga tanong. Noong ako ay kumukuha na ng master's degree sa geology, ang aking field area ay dito sa Montalban, sa may Wawa Dam. Yung may dalawang puting bato doon. Ang bahay na aking tinirhan ay nagkataon bahay ng pastor. Isang kwarto lang yung bahay nila pero pinagamit sa akin ang kwarto.
At sa gabi, magsasabay kami ng dinner. Magluluto ako ng aking noodles. Natikman ko ang iba't ibang noodles nung panahon na yon. Natikman ko ang iba't ibang sardinas nung panahon na yon. At medyo naaawa din sa akin, ano, at inaalok ako sa kanilang pagkain. Pero yung pinakamahalaga doon, yung sa dinner time, may pagkakataon na kami ay makapag-usap. May mga tanong siya sa akin. Curious siya tungkol sa mga bato. Ang sabi niya, yung mga bato lumalaki. And hindi naman totoo na ito'y lumalaki. No? Pinaliwanag ko kung bakit. Ngunit yun ay nagbukas ng pinto para sa akin na ako naman yung magtanong sa kanya tungkol sa aking pananampalataya. At ang ginawa niya, mga kapatid, binuksan niya yung Biblia at ipinakita niya sa akin na namumuhi ang Diyos, no, sa kung tayo ay mananalangin sa Diyos-Diyosan. Pinakita niya yun sa akin. No? At pinakita niya rin sa akin na yung pag sa confession, sabi niya, nakalagay doon, confess to one another. Sa bandang huli, maraming manluhan, ang sabi niya sa akin, Brad, may Biblia ka ba? At may kayabangan na sinagot ko pa, oo, mayroon akong Biblia. Although hindi naman talaga sa akin yun, ano? Nasa bahay yon, yun yung Gideon's na kulay blue, yung manipis New Testament lang. Pero ang sunod na tanong niya sa akin, binabasa mo ba? Napahiya ako. Kasi hindi ko naman talaga binabasa. Ang challenge niya sa akin ay ito lang. Basahin mo. Basahin mo. At sa pagbabasa natin, mga kapatid, ng Biblia, pakikinig kung hindi tayo makabasa. Malalaman natin ang salita ng Diyos. Makikilala natin si Kristo ayon sa kanyang salita. At yun ang ibabahagi natin o sa ating mga pagbabahagi sa mga hindi mananampalataya. Ang Diyos ang nagbubukas ng pinto sa pagbabahagi, ang Diyos ang naghahanda sa puso ng ating babahaginan, at ang Diyos ang nagbibigay ng kanyang mga salita na ating ibabahagi. Ano na lang yung role natin? Ano na lang ang role natin? Kung lahat naman yun ay inihanda ng Diyos, ano ang role natin? Ang role natin ay kumilos, ano? Sa verse 4, ang sabi ni Apostol Pablo, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito. Andun yung action, ano? Maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. At binibigyang diin dito ni Apostol Pablo ang pangangailangan na hindi natin lilituhin ang ating mga binabahaginan. Kasi ang sabi niya, maipahayag ko ito ng buong linaw. Naitanong sa atin ng ating naimbitahan na tagapagsalita. Tinanong niya ito sa atin, ano ba yung magandang balita? No, kasi ang pagbabahagi ng magandang balita, at maganda naman talagang alam natin kung ano ang ibinabahagi natin. Ano yung pinakabuod nito? Ano nga ba ang pinakabuod nito? Andon ang elemento ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? At dahil dito, sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang pag-ibig, no? At ang pag-ibig na ito ay para sa lahat. Ito ay para sa lahat. Si Kristo na Diyos. At mahalaga na may punto natin na si Kristo ay Diyos pero nagkatawang tao. Bakit? Kasi may mga kasamahan tayo na naniniwala na si Kristo ay Diyos lang, hindi tao. Meron ding naniniwala na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Kaya mahalaga na may point out natin, hindi, si Kristo ay Diyos pero nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao, 100% na tao siya.
Anong ginawa niya para sa atin? Ibinigay niya yung kanyang buhay sa krus. Alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Kaya sabi niya dun sa kanyang panalangin sa Gethsemane, "Not your will, but not my will, but your will be done," sa Diyos Ama. Parang hirap na hirap siyang tanggapin, di ba? Na mamamatay siya sa krus. Kasi alam niya din, mawawalay siya sa Diyos Ama. Hindi na natiling patay si Kristo, siya ay muling nabuhay. At dahil doon, tayo ay may tagumpay. Para sa lahat ang magandang balita, kung kaya sabi, ang sino mang sa kanya ay manampalataya, mapapawalang sala. Ito yung forgiveness of sin. Pag tinanggap siya bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, yan ang sinasabi nito. Mabibigyan ng walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Sa buhay na ito, mararanasan na yung kapatawaran. Mararanasan na na kasama ang Diyos Ama dahil ang banal na Espiritu ay binibigay niya. At maganda, mga kapatid, sa mga bagong mananampalataya, lagi nating ipaalala na kapag tinanggap na nila si Kristo, ang banal na Espiritu ay nasa kanila na. At bahagi iyon ng kasiguruhan ng kanilang kaligtasan. Kasi madami pa rin ang nagda-doubt, di ba? We went through yung baptismal class at nagkaroon ng interview. At sa interview, isa sa mga tanong, kung hindi matuloy ang baptism, ligtas ka pa rin ba? O kaya pwedeng kung ngayon mismo hindi ka pa nabaptize, kunin ka ng Panginoon, ligtas ka pa din ba? Yun ay pagkuha ng timpla ng pag-unawa na kapag tinanggap na nila si Kristo, forever na, no? Nasa kanila si Kristo. Ang sabi ni Jesus, siya mismo, hawak niya ang mananampalataya. Pero hindi lamang siya, pati ang Diyos Ama, hawak niya ang mananampalataya. Ito yung buod. At may iba't ibang verses tayong pwedeng gamitin upang mas may paliwanag ito. At ako ay namangha doon sa pastor kasi gamit niya Biblia. Binuksan niya yung Biblia at sinabi ito, ang verse na ito. At effective siya sa akin, mga kapatid. At maaring maging effective din siya sa inyong pagbabahagi. Ilang mga talata, no, na pwede natin gamitin. Pero bago yon, maganda lang na mapaalala sa atin na, well, ngayon hindi na uso yung nagdadala ng Bible talaga, no? Nasa cellphone na. Pero kung napapansin niyo ako, mga kapatid, pagka halimbawa na-assign ako na meron akong gagawin during the service, hawak-hawak ko ito. Hindi yung cellphone ang hawak ko. Alam niyo kung bakit? Kung bubuksan niyo itong Bible ko, maraming bahagi na may nakalinya, may naka-highlight, may note. May mga marker pa siya. Bakit? Siguro hindi naman unique sa akin. Medyo mahirap magkabisado, pero bilib ako kay Sister Norma, ang dami niyang kabisadong verses. No, maganda na magkabisado tayo ng verses. Pero kung na-challenge kayo sa pagkabisado ng verses, gamitin niyo ito. May mga marka. At kung meron kang gustong ibahagi, basta alam mo kung anong book, hanapin mo doon na nasaan siya. Makakatulong yon sa atin, nakakatulong yon sa akin. Ang kailangan nating alamin, nasaan sa Biblia. Diba? Basta alam natin kung ano yung buod. O basta alam natin kung saan nahanapin. Mahalaga. Pero mas maganda, kabisado natin yung verses. Anong verses? Ito, very common, John 3:16, "For God so loved the world that gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but will have everlasting life." Salamat, Panginoon, kabisado ko siya.
Ito siya sa Tagalog. Andito sinasabi yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Ano pa? Si Jesus mismo ang nagsabi na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mahalaga yung second part. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Huwag nating sabihin yung first part lang. May kadugtong siya. No? Ang kadugtong niya ay tungkol sa pagpunta sa Diyos Ama. Minsan itong yung ang katotohanan, the truth will set you free. Si Jesus ang nagsabi nun eh. No? Pero nagagamit siya sa ibang konteksto. No? Na sa ibang bagay. Romans 10, kung ipahahayag ninyong ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso ka sa sampalataya, at siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Nandun yung salitang ipapahayag ng iyong labi. No? Bakit sa mga interviews ay pinipilit namin na sumagot yung mga kinakausap? No? Ito ay isang kadahilanan na marinig mismo sa kanilang bibig. Pero pwedeng mampiloso po tayo, paano naman yung hindi makadinig? Paano naman yung hindi makasalita? Ay, meron namang biyaya ang Diyos sa mga ganoon. No? Natatandaan ko ang aking tatay. Ilang beses siyang tumanggap sa Panginoon. May panahon na hindi man siya makasalita, no, nakakasignal lang. Nag-acknowledge. Andun naman ang grasya ng Panginoon. May mga materials na available sa atin at ang ilan ay yung ang ginagamit natin dito sa iglesia ay yung ang sagot, no? So may naihanda na pwedeng aralin na gamitin natin sa pagbabahagi. Meron yung The Roman Road, meron din yung Four Spiritual Laws na ginagamit ng Campus Crusade for Christ. At sa ibaba, hindi ko alam kung meron pa, kung interesado kayo, magsabi lang kung kinakailangan ng kopya para sa inyong pagbabahagi. Ano ang bahagi natin? Alamin natin yung salita ng Diyos. At maganda tayo ng ating testimony tungkol sa ating sariling karanasan. O kasi gagawin mong personal. O, yung tanong sa baptismal class, sino ka dati? Naging ano ka nung tinanggap mo si Kristo? Paano mo natanggap si Kristo? Sino yung nagbahagi sa iyo? Ito'y bahagi ng iyong testimony. At kung pwede gawin mo lang na maikli, kailangan natin ang pagbabahagi dahil una, ang Diyos ang nagbubukas ng pinto. Ang Diyos ang naghahanda sa puso ng babahaginan at sa pananalangin ay kinikilala natin ang lahat ng ito. Ang Diyos ang nagbibigay ng ating ibabahagi at ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanang magbahagi. Na-remind tayo, I think last week, na mahalaga ang panalangin kasi sinasabi natin sa Panginoong Diyos, no, kasama naman natin talaga siya, di ba? Oh, hindi naman siya nawawala, no, pero sinasabihan natin siya, ikaw ang manguna. Panginoon, bakit? Dahil ang pagbabahagi ay isang offensive move laban sa demonyo. Ayaw niya 'yon. Kaya gagawin niya ang kung ano ang pwede niyang gawin upang mapigilan tayo, upang mapigilan na maunawa at tanggapin ng ating binabahaginan ang ating ibinabahaging salita. Kailangan natin ng ang Diyos ang nangunguna sa atin. Panalangin natin ang ating sarili. Paggising pa lang sa umaga, ipanalangin natin ang mga gusto nating bahaginan. At ito, siguro kulang pa tayo sa iglesia. Hilingin natin sa ating mga ka-iglesia na tayo ay kanilang ipanalangin. Hindi lang dahil tayo ay may sakit. O may tayo ay may kapamilya na may sakit. Katulad ni Apostol Pablo, humiling siya
sa iglesia ng Kolose na siya ipanalangin sa kanyang pagbabahagi. Bilang isang iglesia, ipanalangin natin lagi ang gawain ng pagbabahagi ng magandang balita. Ikalawang punto, ano pa yung kailangan natin? Ang sabi sa verse 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Translated sa NIV, be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. When you are with unbelievers, always make good use of the time. Sa verse 6, nandun yung tungkol sa pagpapahayag. Kung kaya't sa aking pagmumuni-muni, itong verse 5 na ito ay naisip ko, ito yung mismong pagbabahagi natin kay Kristo, pero sa yung buhay natin, yung pamumuhay natin mismo. Kailangan nating makitungo sa mga hindi mananampalataya. Ay, hindi problema to, di ba? Hindi ito challenge para sa atin kasi araw-araw, meron tayong kabahay, meron tayong kapamilya, meron tayong katrabaho, ang ating kapitbahay na mga hindi mananampalataya. Hindi ito problema sa atin, di ba? Kasi andyan naman sila. Ang challenge ay, yung buhay ba natin ay nagbabahagi kay Kristo sa kanila. Sinasabi ng talata, anuman yung nature ng ating contact sa hindi mananampalataya, kailangan maging matalino tayo sa pamamagitan ng pagpapahalaga dun sa interaction na yon, na maaari nating magamit yon upang maipakilala si Jesus sa kanila. Mahalagang gabay, mga kapatid, at kailangan maging conscious tayo, tinitingnan tayo ng mga tao sa ating paligid. Dito sa komunidad, kapag may mga nakikita ako, ang tawag sa akin ay pastor. Medyo nanliliit ako. Pero yun ang tawag sa akin. Ano ang ibig sabihin? Well, nakikita nila ako na nagpupunta dito sa iglesia, marahil ang ilan ay nakapakinig na ako'y nandito sa harapan. Ang ilan ay nakasama o alam na nagba-Bible study. Pero ang punto lang, hindi ko man sila kilala. Kilala nila ako. At ang impression sa akin ay ako ay pastor. Pag ganun din sa inyo, mga kapatid, alam nila na kayo ay pumupunta sa Lord of Life. Alam nila na kayo ay tagasunod ni Jesus. At ang tanong, ano ang nakikita nila sa buhay? Ano ang nakikita nila sa buhay natin? Ang buhay ba natin ay consistent sa ating inihahayag na pananampalataya? May mga naghahanap ng mga announcement para sa trabaho. May mga nakikita ako na Christian preferred. Nakakita na ba kayo ng ganon? Meron ding mga businesses na nakalagay doon, may verse, no, to God be the glory. Ano ang inihahayag ng mga yon? Well, iba yung expectation sa taong nagsasabing sila ay mananampalataya. Ginagamit ng mga hindi mananampalataya sa ating paligid ang ating pamumuhay bilang pang-validate o pang-invalidate ng mensaheng ating ibinabahagi. Ang ating buhay ay pang-validate nila o pang-invalidate nila ng mensaheng ating ibinabahagi. Hindi uncommon ang comment na ganito, ay, ganyan ba ang Kristiyano? Ah, Kristiyano kasi yun eh. Mas maganda yon, ah, Kristiyano kasi yun eh. Kesa dun sa, ganyan ba ang Kristiyano? Marites ka, sinungaling ka,
hindi mo tinutupad yung iyong mga pangako, manginginom ka pa din, naniniwala ka pa rin sa pamahiin, nandaraya ka, paano ka paniniwalaan na yung buhay mo ay nabago na ni Kristo? Kung ganun pa rin ang pagkakakilala sa'yo ng iyong pamilya, ng iyong mga kapitbahay, ng iyong mga katrabaho. Mapapahalagahan mo ang bawat pagkakataon kung naghahanap ka lagi ng paraan upang maipakilala si Jesus sa mga nakakahalubilo mo, doon sa mga natural na way mo, yung buhay mo mismo. Isang paraan, mangumusta ka sa gusto mong bahaginan, kumustahin mo siya. Tanungin mo siya, may gusto ka bang ipanalangin? Ang pagkumusta ay nagpapahayag ng concern. Dahil di ba nga, ang kailangan nating ibahagi ay ang bahagi ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ang pangungumusta ay napakasimple, pero ito ay pagpapahayag ng pagpapahalaga sa taong yon. Panalangin, ito ay pagsasabing ako ay naniniwala sa power of prayer. Ito ay nagsasabing ako ay dumidepende sa Diyos. Sa ating pakikitungo, sa mga hindi mananampalataya, ipakita natin sa ating buhay ang pag-ibig ni Jesus, ang kapangyarihan ni Jesus sa bawat pagkakataon. Bakit? Upang maihanda sila sa pagdinig sa ating pagbahagi ng magandang balita. Yun ay paghahanda sa kanila upang maging open sila sa salitang ibabahagi natin sa kanila. Sa ating pakikitungo sa mga hindi mananampalataya, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 6, sikapin nating laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang sa ating pananalita sa kanila at matuto tayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong sa atin. Sumagot ng tama, huwag tayong maging pilosopo, no? Sa pagsagot. Sabi sa NIV, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Ang seasoned with salt, ibig sabihin katotohanan. Hindi tayo magsisinungaling, hindi tayo mambobola. Sasabihin natin ang katotohanan. Pero sa paanong paraan, kaaya-aya. No? Kaaya-aya. Paano yon? Mamaya, titingnan natin. Be pleasant, ang sabi dito sa contemporary English version. And hold their interest. Hold their interest when you speak. Hold their interest. Paano yon? Kung ikaw lang yung hindi makarelate yung taong binabahagi, gusto mong bahaginan, hindi makarelate sa sinasabi mo, mawawala yung interest doon. Kaya, alamin mo, ano yung interest nila? Ano yung concerns nila? At malalaman mo kapag tinanong mo sa kanila, kumusta ka? Ano yung gusto mong ipanalangin ko sa'yo? Sa verse 6, no, sa gawain ng pagbabahagi, ito yung bottom line, kailangan nating magsalita. Kinakailangan nating gumamit ng mga salita upang ibahagi ang magandang balita. May alam akong isang iglesia in the 80s na parang lumayo, no, doon sa katotohanan ito na kailangan ibahagi ang salita orally. Parang sa kanila may pagkakataon na itinuro na tama na yung testimony ng buhay mo. Palende, ang verse 6 sinasabi, ihayag mo. Kailangan nating sabihin. Kailangan nating i-share. At may mga, maaari kang, madami kang nakakasalamuha, mananampalataya ka, maaring na may nanonotice silang kakaiba sa buhay mo. Nanonotice nila, uy, ano to, may integridad. Ano ito, maaasahan. Pero hanggat hindi mo sinasabi sa kanila kung bakit, at hindi mo binabahagi ang salita ng Diyos, hindi naman,
Hindi naman nila malalaman yan. Hindi sapat na ang buhay ng isang mananampalataya ay siya na lamang ang patotoo tungkol kay Kristo. Kinakailangan na may bahagi sa salita ang mga katotohanan tungkol kay Kristo. At ito yung prayer request mismo ni Apostol Pablo. Binigyan din ni Apostol Pablo sa verse 3 to 6 ang pangangailangan ng pagsasalita sa pagbabahagi. Sa verse 3, sabi niya, ginamit niya yung maipangaral ang kanyang salita, maipahayag. Sa verse 4, sabi niya, maipahayag ko ito ng buong linaw. It is a must that we put the gospel into speech sa ating pagbabahagi. Sikapin ninyong maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang sa pananalita. Paano? No? Huwag tayo makipagtalo. Pero mahirap ano, kung minsan ano, parang gusto mo agad kontrahin eh. Sabihin sa'yo, si Kristo ay tao. Hindi, mali ka. No? Pero, di ba, kaya nga doon mismo sa panalangin ni Apostol Pablo, sabi niya, maging kaaya-aya. Kasi effort, ibig sabihin may effort. Wag nating maliitin, wag nating sabihin, mali ka eh. No? Mali naman yung pinupuntahan mo eh. Pero, bantayan din natin ang ating sarili kasi kailangan tayong maging asin. Yung tama pa din ang dapat nating sabihin. Gumamit tayo ng mga salitang nauunawaan ng ating mga kausap. Huwag tayong gumamit ng mga termino na mahirap unawain. Maraming natatakot magbahagi kasi sasabihin nila ay hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong magsalita. Mga kapatid, si Apostol Pedro, ano ba siya dati? Siya'y isang mangingisda. Pero basahin niyo sa Book of Acts, nung natanggap nila yung banal na espiritu, nagsalita siya sa maraming tao, super. Kasi ang banal na espiritu ay nagbibigay ng kakayanan sa atin, di ba? At paalala din ni Apostol Pablo, hindi mo kailangang maging orator. Hindi mo maging pwedeng kailangan na napakagaling mong magsalita. Basta willing ka magsalita at alam mo yung mga verses sa Bible. No? Sabi niya dito sa 1 Corinthians 2, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang iwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Paalala ito sa atin. Although, inuulit-ulit ko na kailangan alamin natin ang salita ng Diyos, hindi naman ibig sabihin na binasa mo na ang lahat. 10 beses mo nang nabasa, saka ka lang magbabahagi. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kikilalanin maliban kay Jesucristo na ipinako sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Parang hindi ko ito ma-imagine kay Apostol Pablo. No? Pero siya mismo ang nagsabi nito, no? Na nakaramdam siya ng panghihina at ng takot sa pagbabahagi. So hindi unusual, mga kapatid, na maramdaman natin yon. Hindi unusual, si Apostol Pablo mismo naramdaman yon. Verse 4, sa aking pananalita at pangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na tulumpati at karunungan ng tao, subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Nasa atin ang banal na Espiritu. Ikaw ay mananampalataya, nasa iyo ang banal na Espiritu. Verse 5, upang ang inyong mananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. May kapakinabangan sa pamumuhay ng magandang halimbawa sa mga taong nakapaligid sa atin. Isipin nilang may kakaiba sa atin.
Pero hindi nila malalaman na si Jesus ang dahilan sa ating pamumuhay hanggat hindi natin ibinabahagi si Jesus sa kanila. Na basa na natin ito nung nakaraan. Pero binibigyan din ng verses na ito na kailangan kang magsalita. Kailangan kang magsalita. At si Jesus ay halimbawa natin. Si Jesus, siya ay gumawa ng maraming himala. O, nagpakain siya ng mga tao. Pinakita niya yung care niya sa mga tao. Nagpagaling siya ng mga tao. Nakihalubilo siya sa mga tinatanggihan ng society. Pero, kanya ring iprinoklama yung kanyang mission. Rinoklama niya yung magandang balita. Diba? Kaya tayo din, makita sa buhay natin, pero i-proclaim din natin sa ating salita. Gawin natin ang ginawa ni Jesus. Ano ang mga kinakailangan natin sa pagbabahagi? Ayon sa Colossians 1, panalangin. Kaya hikayatin natin ang isa't isa. Magbahagi tayo ng mga concerns natin kung sino yung ating babahaginan. I-share din natin yung mga victories sa pagbabahagi para ma-encourage din ang ating mga kasamahan sa iglesia. Bantayan natin ang ating buhay. Yung buhay ba natin ay nagpapakilala kay Jesus sa lahat ng pagkakataon. Sabi, be wise in all circumstances. Be wise at all times. At pinapahayag ba natin ang magandang balita? Sana'y maging gabay natin at makatulong ang mga salitang ito mula sa aklat ng Colossians sa ating lahat. Manalangin tayo. Salamat Panginoon sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na lahat kami ay bahagi ng iyong gawain. At salamat sa pribilehiyong ito. Pero pinaalala mo din sa amin, Panginoon, na ikaw ang kumikilos ang gumagawa ng lahat. May role kami, pero sa role na yon ay katuwang ka namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapanalanginin at maging conscious sa buhay namin na ito'y nagpapakilala sa iyo sa lahat ng nakakahalubilo namin. At tulungan mo nga kami, Panginoon, may kanya-kanya kaming challenges sa pagbabahagi. Pero tulungan mo kami na ma-overcome namin ito at matulungan din namin ang iba sa impong gawain ng pagbabahagi. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Si Jesus, ang sabi niya doon sa Last Supper, isa sa mga madalas nating gamitin, ay yung sinabi ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. No? At doon sa Last Supper na yon, ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, ako ay pupunta sa Diyos Ama. Maraming kwarto doon. At ang meron siyang disipulo na nagsabi na paano kami pupunta doon? No? Sabi ni Jesus, well, makakapunta kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pinaalala niya sa atin na upang tayo ay makalapit sa Diyos Ama, kailangan kilalanin natin kung sino siya. At kailangan i-celebrate natin kung sino siya. Sa huling hapunan, kung saan ibinahagi ni Jesus yung katotohanan na yon sa kanyang mga disciples, no? Mga parang huling tagubilin ba yung ginagawa niya? Pati mismo yung ginawa niya sa Last Supper. Pero yung Last Supper, ulitin ko, celebration siya. Celebration ng ginawa ni Jesus, no, para sa atin. At sa ating pag-alala nito, i-celebrate natin na
ibinigay niya ang buhay niya para sa atin sa krus. Pero i-celebrate natin ang fact na nabuhay siya muli. At ang i-celebrate natin ang katotohanan na siya'y muling maghahari dito sa mundo. Sa ngayon, naghahari-harian na yung kaaway. Siya'y babalik. Inaanyayahan ang lahat ng mananampalataya na sumama sa pag-alala ito. Pumakita ng pagkuha ng mga elemento at pag-participate dito sa Last Supper. Mga kapatid, kung maaari, may konti lang naman tayo, maski isang pila, kunin lang ang mga elemento dito at bumalik sa upuan at sabay-sabay tayong magsa-celebrate ng pag-alala sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Nang gabing ipinagkaanulo si Jesus, kumuha siya ng tinapay, nagbigay ng pasasalamat sa Diyos Ama, at kanyang pinaghati-hati ang tinapay at ibinigay sa kanyang mga disipulo. At sinabi niya, ito ang aking katawan para sa inyo. Do this in remembrance of me. Kunin natin, kainin natin ang tinapay, lalahanin natin ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Nung natapos ang hapunan, kumuha siya ng kopa at kanyang sinabi sa kanyang mga disipulo, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Mga kapatid, itinugtong niya doon sa talatang yon. Ito ang sabi niya, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Nalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon. Binigay mo ang iyong katawan para sa amin, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at maging daan upang kami ay makapanumbalik sa Diyos Ama. Salamat, Panginoon, sa ginawa mong paglilinis sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong kamatayan, sa pagtanggap namin sa iyo bilang aming tagapagligtas at Panginoon, kami ay naging anak ng Diyos Ama. At ang banal na Espiritu ay ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Gabayan mo kami, Panginoon, patuloy, palakasin kami sa aming pamumuhay bilang iyong mga tagasunod.
pahintulutan mo na ang buhay namin ay nagpapakilala kay Jesus sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. At pahintulutan mo, Panginoon, na kami ay magkaroon ng katapangan, boldness, na ibahagi ka sa mga kakilala naming hindi pa mananampalataya. Pahintulutan mo, Panginoon, na ang iglesyang ito ay maging asin at ilaw dito sa komunidad na ito, at hindi lang dito, Panginoon, kundi kung nasa saan man ang bawat kabahagi ng iglesyang ito. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Jason, kung maaari, pakikuha. Without blemish. So, mga birthday, kung meron
po. Si Isa, kung nag-greet na po sa chat, pwede po natin itong babiin. Sa 7 naman, si Zach at saka si Kat Villanueva. Wala lang sila ngayon, di ba? So, si Zach may trabaho kasi. Nasa youth camp. At saka si Kat, hindi at nasa bahay, pero hindi mo kapunta. Anyway, meron ko ba? Wala na. Patlak. Sa 13 po ay bahagi ng ating celebration, no? Doon sa pagsunod ng mga kapatid sa baptism ay magkakaroon po tayo ng lunch together. Pero ito pong lunch na ito ay magdala po tayo ng madadala natin kung ano yung kakayanan natin na dalhin para sa ating sarili at pwede para sa isa, dalawa pa. Dalhin siya. At meron din na i-provide ang iglesia. In the form of celebration as a family, yun pong lunch together. Okay. Nais ko pong gamitin ang mga salita ni Apostol Pablo upang magbigay ng encouragement, no, sa bawat isa. Tumayo po tayo. Sabi ni Apostol Pablo, I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa Panginoon. Yan. Kung sa babasahin po natin ang Mark 16:15, and he told them, go into the world, all the world, and preach the good news to everyone. Mapigyan tayo ng pagkakataon ating Diyos na may pangaral natin ang kanyang salita. Na may babahagi natin ay pahiyag ang hiwaga ni Kristo. Awitin po natin ito para sa ating Panginoon.